Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin, saan sulok man po tayo ng mundo sa umaga po ito. At isa pong malaking pribilehiyong tayo po yung makapag-aral muli ng salita ng Panginoon. At hayaan po nating patuloy na ang atin pong mga isipan at mga puso sa umagang ito ay maituon po natin sa atin pong Panginoon. At sige po, tayo po ay minsan pang magpapasimula at tayo po'y magbigay ng awitin sa Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. Salamat po, Panginoon. Luwalhatiin kayo. Dakilain po kayo, Panginoon Jesus. Patuloy ka namin, Panginoong pinararangalan sa umagang ito, Panginoong Diyos. Ang kapurihan, kaluwalhatian, kapangyarihan ay tangin sa iyo, Panginoong Jesus. Patuloy ka naming niluluwalhati, Panginoon, sa umagang ito. At hayaan mo aming Ama na patuloy, Panginoong Jesus, na kayo pang laging makapangusap sa amin, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. Kaya minsan po tayong umawit sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang Panginoon ang ating patnubay. Hallelujah. We
praise you, Lord. Salamat po, Panginoon. Tunay, Lord God, na hindi po namin kayang sukatin, Panginoon, kung gaano kaluwang o kung gaano kalawak ang inyo pong pag-ibig, Panginoon Diyos. Ngunit salamat po sa inyo, Panginoon. Kayo po ang nagpapaunawa sa amin, Panginoon, ng lahat ng bagay na ito, Panginoon. Murihin kayo sa umaga pong ito, Panginoon, at sa amin pong pag-aaral. Dalangin po namin, Panginoong Jesus, na ang inyo pong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magbigay kaunawaan sa buhay po ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat kapatid, Panginoong Diyos, na nandito sa live devotion, Panginoong Diyos. Kayo nga po ang pumuno sa lahat ng amin pong pangangailangan, Panginoon. Salamat po. Purihin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at sa umaga pong ito ay mag-aaral po tayo at ang teksto pong pag-aaralan po natin ay naroon po matatagpuan sa aklat po ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang sa 6 po. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 6. Sabi pong ganon, alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan na sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa toldang ito at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit upang kung mabihisa na kami nito ay hindi kami matagpo ang hubad. Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais naming mabihisan ang katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago, at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Ayan, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanya pong mga salita. Tunay po na ang bawat isa po sa atin ay ang bawat isa po sa atin dito sa mundong ito ay pansamantala lamang. Hindi po talaga dito ang atin pong tunay na tahanan. Amen po. Kaya nga po, bilang mga lingkod ng Panginoon, kung meron man po tayong lubusang pinagtitibay sa atin pong mga buhay, ay walang iba po kundi yung atin pong pananampalataya sa Panginoon. Na ang ating pinanghahawakan sa mundong ito, bagamat meron tayong mga achievements o meron tayong mga bagay na pinupursige, huwag po nating kaligtaan yung pinakang totoong dapat nating pagpursigihan. Walang iba po kundi yung pong hindi lilipas. Amen po. Hindi po masama na tayo po ay magkamit ng anumang mga bagay na meron dito sa mundong ito, kung ito naman po ay gagamitin natin para sa kanya pong ikaluluwalhati. Pero wag po itong maging dahilan upang tayo po ay ma-sidetrack sa atin pong paglilingkod. Kaya po lagi pong may paalala ang mga lingkod ng Panginoon sa kanya pong mga salita. Sa aklat po ng Pilipos chapter 3 verse 12 to 21, sabi pong ganon, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Amen po. Kaya kung meron man po tayong pinakananasa, doon po dumarating yung pagkakataon bilang mga lingkod ng Diyos, lalo na po sa panahon po natin ngayon na maraming mga bagay na ginagamit ng kaaway upang tayo po ipanghinaan ng loob. Pero ang totoo ano po, sapat po ang salita ng Diyos upang tayo po ipalakasin. Kaya kung atin lamang pong sisiya sa ating palagi ang salita ng Diyos, makikita po natin ano po, yung atin pong buhay na nakasulat mismo po sa loob ng salita ng Diyos. Sa kung saan yung atin pong pakikipagbaka, ang totoo po, hindi naman talaga tayo ang naunang nagtitiis. Yan po ay given na po sa atin at lailatag na po yan sa atin. Kaya kung dumating man po yung mga pagsubok, lagi po nating alalahanin, hindi po tayo taga dito sa lupang ito. Amen po. Yung atin pong kalalagayan sa ngayon ay bagamat tayo po ay
maraming pwedeng maisabi sa atin ng tao at maaring timbangin tayo sa batayan ng tao, pero tandaan po natin ano po, ang batayan po ng Diyos ay ibang-iba sa batayan ng tao. Kaya kung meron man tayong pinupursigi, doon tayo pumasa sa batayan ng Diyos. At walang ibang pwedeng gawin natin, mapapangyaring tayo po'y pumasa sa batayan ng Diyos, kundi doon lamang po sa ating personal na pakikipagrelasyon sa Panginoon at pagganap po doon sa kanya pong kalooban. Kaya nga po ang sabing ganun po dyan ni Apostol Pablo, sa binasa niya ano po, hindi sa nakamtan niya na, kundi nagpapatuloy siya doon po sa kanyang, doon sa inilagay ng Diyos sa kanya. Hindi tayo mag-i-stop. Halimbawa, parang napapangyari na nagiging stagnant tayo, complacent tayo doon sa kalalagayan natin. Lalo po tayong magkaroon ng pagpupursigi doon sa atin pong pananampalataya dahil ang Diyos po natin, siya po yung noon ngayon at magpakailanman. Alam niya na yung nakaraan natin, alam niya na yung hinaharap natin. Ngayon, pagbutihin po natin yung atin pong ngayon. Amen po. Kaya sabi niyang ganun, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Sabi pong ganun, ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pagukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon, at ngayon lubhang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinodiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahihinatnan. At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sabi pong ganun sa... Sabi pong ganun sa 20, ulitin po natin. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Amen po. Kaya kung meron man po tayong mga bagay na pinagdadaanan bilang lingkod ng Diyos, ang lagi po nating tandaan ano po, lahat ng bagay dito sa lupang ito po'y talagang pagdadaanan po natin yung mga bagay upang tayo po'y patatagin ng Panginoon. Pero wag mawala sa atin pong kaisipan na tayo po ay tagalangit. Amen. Dumarating yung time, nagkakaroon tayo ng kapanatagan sa mundong ito dahil sa mga pwedeng maibigay nito. Pero kaya nga, tinutulungan tayo ng Santong Espiritu na maunawaan at laging ipaalala sa atin kung ano talaga yung tunay po nating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Amen. Sabi ganun, kung meron man pong isang klarong pangitain ang mga apostol, ay ang katotohanang hindi tayo taga dito sa lupang ito. Sabi ganun, that's why they let loose everything na pinangahawakan nila sa mundong ito na... Naanimo ba'y nagpapakilala sa kanila bilang bahagi ng mundo? Kaya nga po, kanila pong tinalikdan lahat ng mayroon sa kanila, mabuti man, nagdulot man ito ng mabuti sa kanila, o ito man ay mga bad experiences, nagpatuloy sila doon sa inilatag ng Diyos sa kanila. Kasi ang totoo po niya na po, wala na pong ibang pinakamahalaga na atin pong pagtuunan ng pansin, kundi yung talagang ating palalimin yung atin pong sarili sa Panginoon. Kasi lahat ng bagay nandito, makikita po na lahat po yan ay mawawala. Sabi pong ganon, hayaan nating i-encourage tayong palagi ng salita ng Diyos na makapagpatuloy na ang pananaw natin ay nakatuon sa layunin ng Diyos para sa atin. Sa gayon, di tayo panghihinaan ng loob. Sabi pong ganon ni Apostol Pedro sa chapter 2, verse 11, mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hentil upang sa mga bagay na pinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw.
Huwag po tayong mabahala kung ang ating buhay ay parang napag-iwanan kumpara sa sanlibutan. Alalahanin po natin na hindi sa batayan ng tao malalaman ang tunay nating kalalagayan. Amen po. Sabi pong gano'n ng John chapter 18 verse 36, kung aalalahanin po natin yung sinabi po ng Panginoong Jesus noong pong siya po ay malapit na pong hatulan. Sabi pong gano'n, sumagot siya dun sa isang mga pari. Sabi pong gano'n, nung kausap niya po yung mga leader na nandoon po sa sinagoga. Hanggang sa dumating na nakipag-usap siya, sabi pong ganon, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi rito. Kaya nga po, kung ang kaharian po ng Panginoon ay hindi nandito at ibinaba niya sa pamamagitan ng buhay po natin, ang kanya pong kaharian, ang atin pong isulong ay ang kaharian ng Diyos. Amen po. Mm-hmm. Hindi tayo magkaroon ng sarili nating kaparaanan kung paano bang palalawakin ang kaharian ng Panginoong Diyos, kundi kung ano yung inilagay ng Diyos sa atin, yun po yung ating pagpursigihan. Amen. Pwede tayong mag-build ng anumang mga bagay, pero walang ibang ipagsusulit tayo sa Panginoon kundi kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon pagdating ng araw. Amen. Sabi pong gano'n ang 2 Corinthians chapter 4 verse 6, sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala ang dakilang kapangyarihang ito. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubos ang nilulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan. Alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Ngayon sa atin naman po, ano po, wala namang threat sa atin ngayon na parang kapag ka naging Kristiyano, kapapatayin ka. Pero ang totoo po niya na ano po, kinakailangan sa bawat araw ay namamatay po tayo sa ating sarili. Kasi yan lamang po ang tanging paraan ng Diyos sa buhay po natin upang maisulong niya yung kanya pong naisin para sa atin. Magamit tayo, kasi hindi tayo magagamit ng Diyos kung tayo po ay buhay sa atin pong sarili. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na hindi tayo palaging dun sa emosyon natin o dun sa personal natin. Alam niyo po, napakaganda ng inilaan ng Diyos para sa atin kumpara sa mga bagay na pwedeng ibigay ng sanlibutan ito. Kaya wag po tayong mapanatag anuman po yung bagay na mayroon dito sa mundong ito. Malapit na pong bumalik ang Panginoon at naniniwala po ako na kung meron man tayong kaaliwan ay yung isipin na malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya nga yung sinabi kanina ano po na yung atin pong katawan, hindi naman talaga gusto na natin itong maiwaksi, kundi gusto na talaga nating mabihisan ng maluwalhating katawan ng katulad ng sa Panginoong Jesus. At isa pa pong bagay, ano po, sabi pong gano'n ng Colossians chapter 3. Lagi po natin ito, nawa ito po ay tumimo sa puso natin. Sabi gano'n sa chapter 3, verse 1 to 4, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Alam niyo po, kung meron po tayong goal sa buhay, lahat po nung ginagawa po natin sa mundong ito, nagkakaroon po yan ng tinatawag na synchronization. Nagagawa natin yung mga bagay hanggang sa naaayos natin yung bawat mga plano po natin. Di how much more po kung tumingin tayo doon sa mga bagay na panlangit. Magaganap po natin yung kalooban ng Panginoon na hindi po tayo masasidetrack kahit ano po yung nasa paligid po natin. Sabi pong ganun, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Hindi man po tayo magkaroon ng mga anumang bagay dito sa libutan ito. Meron po sa ating mga pinagkatiwalaan ng Diyos, ito po'y mabuti. Ng pagkatiwalaan ng Panginoon, gamitin po natin sa talagang ikaluluwalhati ng Panginoon. Kung tayo man po ay hindi katulad dun sa mga bagay na yun, tayo po'y magpatuloy na tumitingin doon sa inilaan sa atin ng Panginoon. Kasi binigyan po tayo ng Panginoon ng iba't ibang paraan ng paglilingkod sa Kanya.
Amen. Kaya sabing ganun, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos. Amen. Kaya kung dumating po yung pagkakataon, magtatanong ka, bakit si ganito? Bakit sila? Alam niyo po, yung atin pong buhay, darating yung time, ihahayag tayo ng Diyos. Amen po. At isa pong nakaka-excite na pangyayari, yung makita natin na ang Diyos mismo, kung ano yung kanya pong, yung kanyang tinanggap mula sa Ama, ay siya ring tatanggapin ng mga sumunod sa Panginoong Jesus. Amen? Sabi nga, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo, si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Ano pong pwede nating ipagtampo sa Diyos? Kung lahat po ng bagay ay inilaan na niya para sa atin. Amen? Pwede pa tayo magtampo sa Panginoon dahil hindi niya tinugon yung panalangin natin dito sa lupa? Pwede ba tayo magtampo sa Panginoon dahil marami tayong kulang sa atin pong paglilingkod sa Panginoon? Ang totoo po niya na po, kung meron pang satisfaction na pwedeng pumuno po sa atin, walang iba po kundi ang Diyos mismo. Kaya nga, kahit na po marami pong mayayamang tao, dumarating sila dun sa pagkitil sa buhay nila dahil wala silang pag-asa. Pero sa atin, kahit na dumating tayo doon sa parang flat na tayo doon sa ating pamumuhay dito sa mundong ito, binabangon tayo ng Diyos. Bakit? May katotohanan tayong tinanggap sa Panginoon na hindi dito ang tahanan natin. Kaya nga, kung meron man tayong lubusang pinagsusumikapan, hindi na yung mga bagay na panlupa, yung mga bagay na panlangit. Bakit po? Dito tayo after, kasi ito yung totoong buhay. Amen po? Kaya huwag po tayong mawala doon sa plano ng Diyos para po sa atin. Ano po? Upang sa gayon, maisulong natin sa pamilya natin, maisulong natin sa kapitbahay natin, maisulong natin saan man po tayo naroroon sa trabaho, na yung buhay po natin, bakit, why will it lose? Kasi nga po, yung atin pong buhay, hindi po dito sa mundong ito. Yun po, dumarating yung time, parang gusto natin na, sige, kahit na lugi na ako sa paningin nila, pero sa Panginoon, hindi ako lugi. Amen. Kaya magpatuloy po tayo maglingkod sa Panginoon. Sabi po, sa panghuli po, ano po, ito yung isang paalala na lang. Sabi ganoon sa 1 Thessalonians, sabi po ganoon sa chapter 4 verse 15 to 18. Sapagkat ito yung sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, na hindi tayong mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Kaya kung meron man po akong iiwan na pwedeng magbigay ng kaaliwan sa atin, ano po, walang iba po yung, kundi yung katotohanan, ang Diyos po ay babalik. Amen? At tutuparin niya lahat ng kanya pong sinabi po sa atin. Tutuparin niya lahat ng pangakong pinanghawakan niya sa atin. Amen. Kaya ano man yung atin pong mga ibinigay sa Panginoon, ano man yung atin pong mga inilahatag sa Panginoon, isinurrender natin sa Panginoon, totoo po niya na po, dahil lang sa biyaya at habag ng Diyos, bakit natin yung nagawa? At lahat ng bagay na ito, dahil din lang sa biyaya at habag ng Diyos. Napakadami po nating bonus na tinanggap sa Panginoon. Pero kung meron man tayong hihintayin, yung makita natin ang mukhaan ng Panginoon, makita natin yung lumikha sa atin, makita natin yung nagmahal ng totoo sa atin, bagamat hindi tayo karapat dapat mahalin. Kaya ipagpatuloy po natin yung paglilingkod po natin, wag po tayong panghinaan ng loob. Andyan po ang banal na spirito, tumatahan po siya sa atin. Naniniwala akong kailanman hindi niya tayo pagkukulangin sa anumang bagay patungkol sa pagtataguyod ng kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. Kaya pagpalain po ang bawat isa sa umaga pong ito, at tayo po'y sama-samang dudulog sa Panginoon. Huwag nating maliitin ang panalangin, kasi ito po talaga ang ating paraan upang patuloy tayong makalapit, kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Ito yung gusto ng Diyos na gawin po nating palagi. Amen po. At palakasin tayo ng Panginoon, samahan tayo. Naniniwala po ako, sabing ganoon ang salita ng Diyos, idala natin sa Diyos. Bakit? Kasi siya po ay nagmamalasakit sa atin. Kasi siya ay totoong nagmamahal sa atin. Amen. Hindi yung mga panalangin natin, kapag yan ay kalooban ng Panginoon, talagang tinutugon niyan.
tinutugon niya yan kasi sa ikabubuti na po natin ang mga bagay na tinutugon niya para sa atin. Amen po. Sige po, tayo po'y minsan pang magpasalamat at patuloy nating purihin ang Panginoon. Hallelujah! We praise you, Lord! Salamat po, Panginoon! Luwalatiin kayo, aming Ama. Dakilain po kayo, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa maikling pagkakataon po, Panginoong Diyos, sa kami po'y makapag-aral ng salita ninyo sa bawat araw, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Lord God, ang inyong pong Santong Espiritu, Panginoon, sa aming mga puso'y magpaunawa, Panginoong Diyos. Mag-sink in ito sa amin, Panginoon. Lord, hindi kami para sa mundong ito, Panginoon. Sinabi mo sa inyo pong mga salita, Panginoong Diyos, na kami taga dyan sa langit na bayan, Panginoon. Nauna kayo, Panginoon. Dadalhin mo kami dyan, Panginoong Diyos, kung saan kayo naroroon, Panginoon. Kaya palakasin niyo po't patatagin ang bawat mga kapatid namin, Panginoon, saan mang sulok ng mundo, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon. Hayaan niyo po ang inyo pong mga salita, ang patuloy umaliw sa amin, Panginoon, ang inyo pong Santong Espiritu, ang palaging magpaalala sa amin sa mga katotohanan ito, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Lord God, sa umaga pong ito, aming pong pinagpapala, Panginoong Diyos, ang amin pong mga prayer requests, hindi pa namin ito nababanggit, pero kiniklaim na po namin, Panginoon, ang katugunan ng lahat ng bagay na ito. Maging Panginoong Diyos, nagpapala po namin, Panginoon, ang magaganap na Workers' Conference, Panginoon, dito sa Region 2, Panginoong Diyos, Lord. Patuloy nga, dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pong pagtatagumpay, Panginoong Diyos, ang inyong pong mayamang pagsama, ang inyong pong habag, ang inyong pong biyaya at awa, Panginoong Diyos, ay igawad niyo po, Panginoon, sa inyong pong mga anak, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na patuloy maranasan po namin, Panginoon, ang mayamang pagkilos ng inyong pong banal na Espiritu, Panginoong Diyos. Patuloy na karunungan, Panginoon, sa lahat ng inyong pong mga gagamitin, Panginoon, sa mga host, Panginoon, mga pastor, Panginoon, na inilaan po ninyong makapaglingkod sa ministerial na ito, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Lord God, na patatagin mo sila. Hayaan mo yung puso mo, Panginoon, na ilagay mo sa kanila, Panginoong Diyos. Maunawaan ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ang inyong pong kalooban, Panginoong Diyos. Bigyan mo po ng pagnanasa, Panginoong Diyos, ang bawat mga lingkod po ninyo saan mang sulok dito sa lugar na ito ng region to, Panginoong Diyos. Lord, na lagi kami mag-renew sa inyo, Panginoon. Umasa kaming palagi sa inyo, Panginoong Diyos. Yan niyo po yung commitment namin, Panginoon, ay laging maging sariwa bawat umaga, Panginoong Diyos, sa inyo aming Ama. Tulungan mo po kaming makapaglingkod sa inyo ayon po sa inyo pong kalooban, Panginoong Diyos. Pinagpapala din namin, Panginoon, ang mga lingkod po ninyo manggagaling pa sa iba't ibang lugar, Panginoong Diyos. Sa buhay po, Panginoon, ang alingkod nyo sa Maynila, Panginoong Diyos, maging kay Pastor Jordan, Panginoon, Pastor Joseph Masaredo, Panginoong Diyos, sa buong sambahayan niya po, Panginoon, na lahat ng pupuntang pastor, Panginoon, sa lugar na ito, patuloy na samahan niyo po sila. Traveling mercy, Panginoon, na igawad po ninyo sa bawat isa po sa kanila, Panginoon. At naniniwala kaming inilatag nyo na po, Panginoon, ang lahat ng inyong gagawin, Panginoon. Kaya tulungan nyo po kami, Lord God, kagaya ng panalangin po ng Apostol Pablo, magkaroon kami ng pagkakaisa, Panginoon, sa Espiritu, sa pananampalataya, Panginoong Diyos, nang sa gayon aming Ama. Patuloy, Panginoong Diyos, na ma-attain po namin, Panginoong Diyos, ang nais niyo pong mapangyari, Panginoon, sa inyo pong iglesia, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Pinagpapala din namin, Panginoon, ang Door of Faith Bible School, Panginoon, mga building construction, Panginoon, na ginagawa doon, Panginoon. Patuloy dalangin po namin, Panginoon, ang inyo pong pag-abot. Naniniwala kami ang inyo pong mayamang provision, Panginoon, na iginagawad po ninyo, Panginoon. Kaya sa lahat ng mga ginagamit niyo po, Panginoong lingkod, Panginoon, na sumusuporta, nakikibahagi, Panginoon, pagpalain niyo po sila at hindi sila magsawa, Panginoon, na patuloy ipagamit ang kanila pong mga finances, anumang mga lakas, Panginoon, na mayroon sa kanila para po sa pagpapalaganap ng inyo pong kaharian, Panginoong Diyos. Pinagpapala din namin ang Door of Faith Bible School, Panginoon, ni Pastor Joseph, Panginoon, sa kanya pong buong pamilya, Panginoon, magiging sa Ralani, Panginoon, sa lahat ng mga teachers, Panginoong Diyos, na inyo po, Panginoong, inilagay, Panginoon, patuloy karunungan, kalakasan, encouragement, Panginoon, nagmumula sa inyo, Panginoon, ay patuloy, Panginoong Diyos, sumagana sa kanila pong mga buhay, Panginoong Diyos. Maging, Panginoon, sa kabuuan po, Panginoon, ng Door of Faith mula sa District 1 hanggang sa District 9, Panginoon, lahat ng mga tagapangulong inilagay po ninyo, Panginoon. Lord God, hayaan mong samahan mo sila, Panginoon. Patuloy na maganap po nila, Panginoon, ang kalooban po ninyo. Patatagin niyo po sila, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na ang inyo pong mga panukala lamang, Panginoong Diyos, ang kanila pong mailatag sa bawat iglesia, Panginoong Diyos, na
kanila pong kinasasakupan, Panginoong Diyos. Salamat, salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy din pinagpapala namin ang lahat ng pastor sa lahat ng destino, Panginoon. Patuloy mo i-encourage, Panginoon Diyos, ang lahat ng mga kapastoran, ang bawat mga manggagawa, Panginoon. Tulungan mo kami, aming amang laging tumingin sa inyo, Panginoon. Di kami panghinaan ng loob. Lagi naming makita ang iyo pong mga pangako. Lagi naming panghawakan, panampalatayanan, Panginoon. Ang lahat ng bagay na ito, Panginoong Diyos, ikaw ay tapat na nangako sa amin, Panginoong Diyos. At kailanman, Panginoon, hindi kayo bumigo sa inyo pong mga pangako, Panginoong Diyos. Kaya pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat mga kapastoran, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na lagi kaming manabik sa paglilingkod po sa inyo. Magkaroon kami ng excitement palagi, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoong Diyos. Suwalhatiin ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Diyos. Sino man ang may mga prayer for healing, Panginoong Diyos, patuloy kayong magdulot ng kagalingan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, naabutin niyo po amin pong mga pisikal na pangangatawan ng sagayon. Amin pong maalwang maipaglingkod ang amin pong mga katawan sa inyo, Panginoong Diyos. May mga kamag-anak kaming may karamdaman, Lord God, kayo'y noon, ngayon at magpakailanman. O paano ikaw ay nagpapagaling noon, magpapagaling ka sa amin, Panginoong Diyos. Kaya hayaan mo po, Panginoong Diyos, na kayo po ang humipo sa bawat katawang may mga afflictions, Panginoong Diyos, ng karamdaman, Panginoong Diyos. Salamat. Salamat po sa inyo, Panginoon, at sa umagang ito, Panginoon. Patuloy pagpalain mo po kami. Ano man ang amin mga gagawin, Panginoong Diyos, lagi kami mag-inquire sa inyo, Panginoon. Lagi naming maitalaga ang amin pong mga buhay sa inyo, Panginoong Diyos. Gumanap kami ayon lamang, Panginoong Diyos, sa inyo pong kalooban, Panginoong Diyos. Gumamit kami ng kalakasan ayon lamang sa kapangyarihan ng kalakasang dulot po ninyo sa amin, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos. Banal na Espiritu at ang kanya pong pananahan ang sumagana sa amin pong mga buhay, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na kapurihan sa dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at tapos na po ang atin pong devotion sa umagang ito. God bless po sa bawat isa.